Cadaver Cogs. Ito ang inyong lingkod, si Kuya nyo, Meet the Ripper. Muling nagpapalik upang maghatid na naman sa inyo ng another Minecraft video. Yes, mga Dabar Cogs, kamusta po kayo? At ito, medyo na-miss ko po kayo. Na-miss nyo po ba ako, mga Dabar Cogs? Well, pasensya na po kayo. Medyo marami lang po tayong inaasikaso. Pero nandito pa rin po tayo sa Cadacraft Season 4. Yes, mga Dabar Cogs. At siguro naman, napapanood nyo naman ako sa mga video ng mga kasamahan natin dito. At sa mga live streaming nila. At alam nyo naman na active pa rin po tayo. Hindi ko lang po masyado nare-record ang aking mga pinagagawa ngayon dahil madami po akong bagay pang ibang inaasikaso. At puro grinding lang naman po ang ginagawa natin. Pero for today po, may mga project po tayo na gusto kong ibahagi sa inyo. So mga Dabar Cogs, maya-maya lang po ay pupunta po tayo sa isa sa mga major project natin dito. Pero bago po ang lahat yan, bibisitahin po muna natin ang mga kagawaran kung nag-update na po sila ng kanilang mga tasks na dapat gawin natin dito sa server. So mga Dabar Cogs, let's go at pumunta po tayo sa mga opisina ng kagawaran or doon sa Cadacraft Institute. Let's go po mga Dabar Cogs. Okay mga Dabar Cogs, nandito na po tayo sa Cadacraft Institute. At you can see, ayan kung nakikita nyo, nasa sa ating background ang statue or ang ribulto ni Manus Deus. Okay, ang una natin bibistahin na kagawaran ang kagawaran ng kalakal. Kasi of course, dito ako madalas talaga dahil marami po tayong mga bagay na binibenta. Yun po yung mga excess na mga gamit natin doon sa ating home base. Okay, so mga Dabar Cogs, bisitahin po muna natin. At I think nag-update na po dito si Master Cert ng kanyang opisina. At ito, kung makikita nyo, ayan, pinasok na po dito ni Master Cert ang kanyang bulletin board. Okay, ayan. At nandito na po, okay, ito, dito ka na po maglalagay ng iyong mga items na ibebenta at kung gusto mo bilhin, okay, or nabili na ng kagawaran, okay, ayan. So, ayan, mga Dabar Cogs, at ito, meron na po ditong kasulatan si Master Sir, okay, ito, balik natin sa first page, okay, kagawaran ng kalakal, ayan, mga Dabar Cogs, okay, pagbebenta ng kahit anong mahalagang kagamitan, okay, basahin nyo na lang po, isa-isahin natin, at ayan, of course, ang presyo nga po, hindi po dapat parehas ng presyo nito, kung sa shopping district, dapat po, medyo mababa ang presyo, at ayan, maaari ka din pong bubili dito ng mga items na kakailanganin mo, kung meron kang mga bills na kailangan, at hindi mo na gusto mag-grind, dito. At ayun, tutulungan ka din ng kagawaran na to kung sino ang magiging supplier. Okay, ayan. So, ayan, mga Dabar Cogs, siguro naman po, nabasa nyo na po. Ayan po, ang kagawaran ng kalakal. Okay, so, ang susunod natin pupuntaan, ito pong kagawaran ng paggawa. At I think na-update na to. At oo nga, na-update na nga pala to ni Kunsihal Sly, okay, ayan, at ito, at I think nagawa ko na po yung isa sa mga task dito, ayan, kung makikita nyo, well, ito, meron na po siya mga task na nilagay dito, okay, ayan po yung isa sa mga task na nagawa natin, yung magbenta po tayo ng 10 stacks of any goods, okay, or any item or anything sa kapwa mo dito, sa kapwa member dito sa Cadacraft, at ayun, nakapagbenta na nga po tayo kaya nakuha na natin yung ating reward price. Okay, at ito pa po yung ibang mga task. Ayan, papakita ko lang po sa inyo, chop down 100 trees. Well, siguro napanood nyo na sa mga video na iba natin mga kasamaan dito. At ito pa ang mga natitira. Okay, ito mine 16 by 16 chunks. Bali ang pagbasa po nito is one chunk, magmimina ka po ng isang one chunk dito sa Minecraft, and then kailangan po is 10
10 blocks ang lalim niya. Okay, ayan. Explain ko lang po sa inyo para mas maintindihan nyo ano yung mga tasks na ginagawa namin. At ito, ang kill 100 glow squid. Well, wala pang kumukuha nito. Siguro maya-maya lang or sa mga susunod nating episode, gagawin po natin yan. Okay, ayan. At kill 100 LA. Oh my goodness. Okay, ito, I think hindi kito gagalawin itong task na to, mga Dabarcats, dahil alam nyo naman na isa sa mga ano natin dito kaibigan tayo ng kalikasan. Okay, at ang mga peri na yan malaki ang naitutulong dito sa ating pagpapaganda ng ating kapaligiran. Kaya hindi ko alam bakit nagalit na galit si Concial Slide sa mga alay. Okay, ayan, okay. At dito rin, okay, sa ating weekly task. Okay, ito at ito na lang ang mga natitira. Okay, buy from 10 stores. Okay, so kailangan bumili ka sa lahat ng shop sa shopping district. Okay, ito at nagawa na iba. Build a dirt house, restock a shop, create a villager trading hall, create a auto flower farm. Okay, siguro napanood nyo na yan sa mga iba natin. At ito naman po yung ating rare task. Okay, ito po medyo unahan na lang po siguro dito. At ayan, kung makikita nyo, nakauna na po si Miss Serepe. Okay, at nireserve nyo na po yung isa. Okay, let's go. At I think ito i-reserve po natin yan. Dahil isa po yan sa mga balak nating project, makaano po tayo ng bagong shop. Well, kung napanood yung previous episode natin, kung gumawa po nga tayo ng bago nating shop. Okay, at mamaya pa bibigyan ko kayo ng mini tour dahil naipangako ko dun sa ano natin, sa previous episode natin, na itutur ko kayo dun sa bago nating shop na binild. Okay, so yun mga Dabarcats, ayan na po at updated na po ang lahat ng kagawaran dito. At siguro offline papakita ko na lang sa inyo yung pag-grind natin siguro sa mga susunod nating mga episode. Siguro ito yung pag-grind natin kung paano ko nakakill ng 100 glow squid. At of course ito, at gagawa tayo ng bago nating shop or yung pang-apat na shop natin dito sa Kada Crop. Okay, at alam nyo naman na meron na tayong tatlong shop. Well, doon sa mga Dabarcats natin na hindi pa nakakaalam at hindi pa nakakapanood ng previous episode natin, ilalagay ko na lang po ang link dyan sa ibabaw. Okay, so yun mga Dabarcats, at pupunta na po tayo muna or bibisita muna po tayo doon sa ginawa natin previous episode. Okay, dun po sa bagong shop na aking binild, at para malaman nyo po kung ano po yung binebenta natin doon. So in 1, 2, 3, let's go mga Dabarcats. Okay, ito mga Dabarcats ang ating ginawa previous episode, at ito nga po ang ating bagong shop. Ayan, kung nakikita nyo, o diba, ang bagong green mushroom shop natin dito. At kung ano pong ating binibenta, ito po, bibigyan ko kayo ng mini tour. Okay, ito po ang entrance dito. Ayan, papasok po kayo dito sa gilid, akyat po kayo dito, at ayan, bungad na bungad po sa inyo. Bali, ang binibenta po natin dito is exotic wood. Okay, ayan po yung mga wood na medyo mahirap makuha, kagaya po na itong mangrove wood, tapos ang crimson wood, at ang warp wood. Okay, ayan po yung tatlong wood na binebenta natin dito sa exotic wood shop natin. Okay, at ito po, pagpasok na pagpasok nyo po dito, okay, nandito po, at bubungad po sa inyo ang ating mini aquarium dito. At ayan, may mga sitting area dito, at dito rin may sitting area. Well, ang ating mga binebenta nandito po sa second floor. Okay, ayan po, at makikita nyo, ayan, o, diba? Ang binebenta po natin dito is 2 silver kada coins per stack,
all types of wood. Okay, ito po yung mga item na binebenta natin dito. At meron po tayong promo na buy one stock, take one stock, free of your choice. Okay, at kukuha po sila ng free nila dito sa last barrel. Okay, ayan po, pwede po sila kumuha ng mangrove roots. Pwede rin sila kumuha ng warp black at crimson warp black. Okay, ayan po ang free natin. Okay, kunyari bumili sila dito ng mangrove wood, eh gusto nila na itong mangrove roots, eh pwede po. Okay, at ayan, so on and so forth. Okay, ayan po ang ating bagong shop. Well, dito sa third floor, hindi ko pa po ito na-design. Okay, parang gusto ko gawin itong parang showroom. Magiging showroom natin ito at stockroom area. Baga showroom dito natin papakita sa mga bibili kung ano po yung magagawa nila sa mga wood na yan. Okay, ayan. So, ayan mga Dabarkads, ang mini tour natin dito. Ayan, may chandelier tayo. Okay, ito po yung ating green mushroom shop. Okay, at dire-diretso na po tayo. At ayan po, okay, yo, diba? Ayos ba mga Dabarkads? Paka-rate nga po ang ating build. At from 1 to 10, ano pong rating nyo sa ating bagong green mushroom shop or ang ating exotic wood shop? Okay, ayan mga Dabarkads. Well, gaya nga po ng sinabi ko, eh meron po tayong isang another gigantic na project na gagawin for today. At ito po ay kaugnay din po sa balak natin buksan na pang-apat na shop natin. Okay, so mga Dabarkads, I think kailangan pumunta na po tayo doon sa ating project. Well, surprise lang po muna. Doon nyo na lang po malalaman pag nandoon na po tayo. Okay, so mga Dabarkads, I'll see you there. Let's go! Okay, welcome back mga Dabarkads. At eto, nandito na po tayo sa ating magiging major project for today. At siguro alam nyo naman po kung ano pong lugar ito. Yes, nandito po tayo sa isang Nether Fortress. Okay, dahil ang magiging project natin for today, eh gagawa po tayo ng Blaze Farm. Okay, at dahil po para makakuha po tayo ng maraming blaze rod. Okay, at of course para additional XP farm natin mga Dabarkads. Well, at siguro alam nyo na kung bakit kailangan ko ng maraming blaze rod, dahil yan naman po ang susunod nating magiging shop sa shopping district sa Kada Craft. At magtatayo po tayo ng blaze rod shop sa shopping district. Kaya kailangan po natin ng maraming blaze rod. Okay, at ayan, kung makikita nyo, medyo na-clear out ko na po itong lugar na to. Ito, papakita ko po sa inyo. Ito na po ang ating magiging blaze farm. Okay, ayan, kung nakikita nyo yan, sa glowstone na yan, nasa loob po niyan yung ating blaze spawner. Well, kung saan lang po kayo, at dito lang po kayo, ayan, kung makikita nyo, meron na po nag-spawn agad na blaze. At ayan, kaya nga naman po tayo nag-armor dito dahil isa po to sa napaka hirap gawin na farm. Dahil alam nyo naman po, hindi natin masyado basta-basta mai-stop ang pag-spawn ng mga blaze. Okay, at kailangan lang po medyo lumayo tayo dito. At yun, pwede lang po natin inagate, kumbaga bawasan ang spawn rate nila sa pamamagitan po ng glowstone. Kaya ayan, kung makikita nyo, marami akong glowstone na pinaligid sa paligid ng spawner para wala po masyadong mag-spawn ng mga blaze habang ginagawa po natin yung ating blaze rod farm or ating blaze farm. Okay, so mga Dabarkads, at eto, dala ko na rin naman po ang lahat ng gagamitin natin dito, eto, sa shulker na ito. Eto lang po ang mga materials na kakailanganin natin. Ayan, sa mga Dabarkads natin dyan na gusto gayahin ang ating design, well, screenshot nyo na lang po. Yan po ang mga kailanganin nyo sa paggawa ng isang blaze farm. Okay, blaze rod or blaze farm. Okay, so mga Dabarkads, let's go. At dahil nandito ka pa at nanonood, mga Dabarkads,
bibigyan ko kayo ng time lapse. Let's go! Natapos na Blaze Farm. Ayan, at kung nakikita nyo, ang dami-dami na natin dito mga Blaze. Dahil medyo nag-AFK ako ng konti pagkatapos natin mag-bid. At ayan, iniipon sila dyan sa ilalim para sa ating killing chamber. Okay, let's go mga Dabarkats. Let's see kung ilan agad ang mga Blaze rat na makukuha natin dito. Okay, ayan, let's go. Ayan, yes, let's go. At ang ating XP. Okay, ayan. O, diba mga Dabarkat? Ayan, ganyan lang po. At ang ating nakuha mga Blaze rat. Okay, ayan o. Diba, almost 6 stacks na po. 5 stacks na po ang ating nakukulik na mga Blaze rat. Tapos ito, meron pa tayong additional na Blaze head dito.
na pwede nating i-display dun sa ating head collection. At ayan, medyo tinakpan ko na lang po yung mga butas dito. Siguro sa mga susunod na episode, ipapakita ko na lang po sa inyo na medyo pagagandahin natin itong ating killing chamber at ating AFK area. At dito, naglagay lang ako ng mga chest para dyan natin ilalagay yung mga excess na mga nagamit natin. Ako, makikita nyo. Okay, arrange lang natin. Ayan. At dito, wala naman ng mga laman yan. Naglagay lang ako dito ng crafting table. At ayan na nga po ang ating mga naipon na blaze. At ayan, meron na naman tayong mga another batch na mga blaze dito. Okay, ayan. Okay, o diba? O diba? O ayan, oh. Almost 5 stack na po ang naiipon natin. Well, mag-i-AFK pa po ako dito na matagal para makaipon tayo. At least mga, siguro mga dalawang double chest ng blaze rod ang iipunin natin. And then, siguro next episode gagawin na po natin or i-build naman po natin ang ating blaze rod farm tuloy. Ayan, nabubulol pa ako. Blaze rod shop doon sa ating shopping district. So mga Dabarcats, I hope nagustuhan nyo ang ating episode for today at medyo may mga natutunan kayo. Well, siguro gagawa na lang tayo ng mga tutorial video siguro para malaman nyo kung paano gumawa ng mga ganitong klaseng farm at mga kumbaga ang kanilang mga mechanics. Kaya ganito ang ginawa nating mga farm. Okay, so mga Dabarcats, ito ang inyong lingkod si Kuya Nyo Meet the Reaper muling nagpapaalam hanggang sa susunod na video. See you daw mga Dabarcats. Bye!